Talo naman ulit tayo sa mga interesting topic, mga tol. Alam nyo ba yung teorya o yung multiverse na theory? Kung napanood na ninyo yung Spider-Man, 'di ba? Yung ibang yung Spider-Man na nagsama-sama silang tatlo, 'di ba? Yung multiverse 'yun eh, mga tol. Bawat universe may kanya-kanyang earth at bawat earth may kanya-kanyang version ng ikaw. Halimbawa, ikaw baka sa ibang universe, sa ibang earth, eh ganito ka, matagumpay ka, o kaya naghihirap ka kung matagumpay ka ngayon. Isa kang abogado, isa kang doktor, o isa kang politiko, pwedeng ganun. Pero meron daw nakitang ebidensya ng multiverse. Kayo ba ay naniniwala doon? Ako medyo hindi eh. Hindi ako naniniwala. Pero let's see mga kapatid, tignan natin kung ano ang nakitang ebidensya. So itong videong panonoodin natin ay mula kay Random Pinas. Yan, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong commentary and reaction video, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe ha. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video na gaya nito. Huwag na natin patagalin pa mga tol. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Mamaya ng dulo yung shoutout ha. Panoorin na natin to. Maaaring narinig mo na ang theory ng posibilidad ng multiple universes kung saan nag-e-exist ka sa bawat isa ngunit iba-iba ang pamumuhay mo sa bawat universe na ito. Iba't ibang desisyon na nagre-resulta sa iba't ibang klase ng buhay. Kilala natin ito bilang multiverse. Pero saan ba nanggaling ang idea ng multiverse? Pag-usapan natin ang idea ng existence ng multiverse sa tulong ng mga bagong discoveries sa physics at astronomy na maaaring patunay ng existence ito. May mga ebidensya ba ng parallel universe o ito ba ay isang bagay na talagang hindi natin maiintindihan? Ang universe na kilala natin ay nagsimula sa Big Bang na nag-expand ng mas mabilis pa sa speed of light sa isang paglago na tinatawag nating inflation. At sa 13.8 billion years na nag-exist ang universe ay nag-expand ang space at patuloy pang nag-expand. Sa ating pagkakaalam, ang ating universe ay isang expanding blob ng space-time na naglalaman ng trillions of galaxies na sa ngayon ay may lawak ng 93 billion light years. Ngunit hindi na natin makita kung anong mayroon sa labas ng hangganang ito. Maaring meron pang mga bagay dito o maaring isang walang hangganang kawalan lamang ito. Ang ating universe ay maaring napakalaki ngunit may hangganan o maaring walang hangganan ng laki. Parehas yan ay posible. Kung walang hangganan ng laki nito ay may napakaraming bilang ng paraan kung saan maiaayos ang mga matter sa loob ng universe na ito. At sa kalaunan ay maaaring maulit ang pagkakaayos sa mga matter sa parehas na paraan. Kung walang hangganan ng universe ay maaaring tahanan ito ng mga parallel universes. Para mas maintindihan ay ikumpara natin ito sa isang deck ng baraha. Kung babalasahin mo ito, ay maraming order ng mga baraha ang maaaring mangyayari sa deck. At kung uulit-ulitin mo ng maraming beses ang pagbalasa dito, ay magkakaroon ng pagkakataon na mauulit ang order ng mga baraha. Sa isang walang hangganang universe na may finite number ng complexity ng matter, ang pag-arrange sa mga matter ay mauulit din. Sa ideyang yan, kung ang multiverse ay nag-exist ay maaaring may infinite versions din ng ikaw. Maaring parehas kayo ng ginagawa ng ibang alternate versions mo, ngunit ang iba ay maaring iba ang kasuotan, maaring iba ang career, iba ang mga naging desisyon sa buhay. Kung totoo yung multiverse, no, ano kayang ginagawa ngayon ng ako? Ng ako doon sa ibang earth, no? Nag-YouTube din kaya siya, rapper din kaya siya. Mga tol, no? Ikaw, naiisip mo ba kung ano ka ngayon, kung ano yung profession mo ngayon, kung ano yung career mo ngayon, kung sakasakaling merong multiverse, napakarami nun, di ba? Hindi lang isa, kasi multiverse nga eh, hindi lang isa, 100. Kung napanood nyo na yung pelikula ni Jet Li na The One ba yun? The One yung title. Nagpunta siya sa iba't ibang universe at nagpunta siya sa iba't ibang earth para tapusin yung mga katulad niya. Kasi gusto niya nga maging isa lang siya eh. Sa lahat, no, sa multiverse nag-iisa lang siya at lahat ng lakas ng mga na tinapos niyang siya rin eh kinuha niya, kaya siya yung pinaka malakas doon. Kaso natalo siya nung yung Jet din na nataga rito sa Earth eh. Ewan ko kung napanood niyo na yun ah. Tuloy natin.
Maaaring nangungupahan ka sa mundong ito ngunit nagmamayari ng isang mansyon sa ibang mundo. Wow! Pero paano ito naging posible? Mm-hmm. Ito'y dahil ang observable universe ay nag-i-extend lamang sa layo ng na-travel ng light 13.7 billion years mula na nangyari ang Big Bang. Ang space-time labas ng distansyang yan ay pwedeng i-consider na hiwalay na universe. Mm-hmm. At kung totoo ito, ay maaaring may iba't ibang magkakatabing universes na nag-i-exist sa isang malaking patchwork ng universes. Ang idea ng parallel universe o multiverse ay nananatiling misteryo kung saan ang ilan ay sinasabing science fiction lamang ito. Mm-hmm. Ngayon ay tingnan natin kung bakit may mga researchers na naniniwala nag-i-exist ito at mga hindi may paliwanag na scientific events na maaaring patunay na nag-i-exist ang parallel universe. Pero kailangan muna natin ng counting physics para maintindihan ang mga ito. Sa quantum theory, ang isang elementary particle ay hindi nag-i-exist sa isang single state, mm-hmm. kundi sa multiplicity ng location, velocity at orientation. Isa sa pinakakilalang logic-defying experiments sa physics ay ang double slit experiment. Ang mga waves na nagpa-pass through sa dalawang narrow slits ay makakabuo ng interference patterns sa screen. Light waves man yan, water waves o sound waves. Ngunit ang light ay hindi lang isang wave. Isa rin itong particle na kung tawagin ay photon. Ngayon ito ang kakaiba. Kung ishoot mo ang photon sa double slit ay makakabuo pa rin ito ng interference pattern. Tila ang photon ay nagtatravel sa parehas na slit sa parehas na panahon. Pero ito pa ang mas kakaiba. Kapag inoobserbahan ng double slit experiment, ang behavior ng photon ay nag-iiba. Kahit pa isa-isa padaanin ang mga photon, ay may mga wave pa rin na mapoproduce ng interference pattern. Wave probability experiment ito dahil hindi alam ng mga scientist kung saang slit dadaan ng isang photon. Pero kapag tinatry nilang obserbahan kung saan papasok ang photon sa pamamagitan ng pagkabit ng detectors, ay hindi lumalabas ang interference pattern. What the? Gumawa ng iba't ibang variations ng experiment na ito ang mga scientist, pero parehas pa rin ang naging resulta. Ibig sabihin na yung simpleng pag-observe sa isang photon ay makakapagpabago sa isang event na nangyari na. Isa pa rin ito sa pinakamalaking misteryo ng quantum mechanics. Para sa physics, ang parallel universe o multiverse ay isa sa mga kakaibang theories na mahirap i-test o imposibleng i-test. Tama. Ang idea ng multiple worlds ay nagsimula noong 1926 nang dinemonstrate ng isang physicist na si Erwin Schrödinger na sa simula ay malabo ang subatomic world. Sa reality na familiar sa atin, ang mga bagay ay nag-i-exist sa isang well-defined place. Ilagay mo ang cellphone mo sa isang lamesa at mananatili itong nandoon, tingnan mo man ito o hindi. Pero sa quantum... Huwag mo lang gagawin dito yan. Pag nilapag mo ang iyong cellphone sa mesa, hindi na yan mananatili dyan. May dadampot niyang iba. Mananatili itong nandoon, tingnan mo man ito o hindi. Pero sa quantum realm, ang mga object ay nag-i-exist sa isang small state of probability at bigla lamang ito nagfo-focus kapag inoobserbahan. Bago mo tingnan ang isang bagay, electron man o atom, ay wala itong isang definite na lokasyon. Maaaring maobserbahan mo ang isang bagay sa isang lugar o sa iba pa, pero hindi ito located sa isang particular na lugar. Sa loob ng halos isang century ng experimentation, ang fenomeno na ito ay isa sa core aspect ng physical world at kahit si Einstein ay nahihirapan sa ideyang ito. Anong nangyari sa lahat ng iba pang posibleng lokasyon kung saan maaaring naroon ng isang bagay? At bakit ang behavior ng isang bagay ay magdedepende sa kung may nakatingin dito? 1957, isang lalaki si Hugh Everett III ang nakaisip ng isang kakaibang idea para sagutin ang problemang ito sa quantum mechanics. Naisip ni Everett ang multiverse na may iba't ibang realm kung saan ang lahat ng posibilidad na dinidiktahan ng quantum mechanics ay maaaring mag-exist sabay-sabay. Pinropose niya na ang lahat ng posibleng outcomes ay nangyayari pero isang version lang nito ang nakikita natin sa ating mundo. Ang ibang possibilities ay humihiwalay sa atin at ang bawat isa ay nagre-resulta ng sarili nitong mundo. At lahat ng maaaring posibleng mangyari ay nangyari sa ibang mundo. Kabaliwan ito ng mga panahong iyon at walang sumiseryoso kay Everett.
Pero sa ngayon ay kinukonsidera na ng ilang physicist ang posibilidad ng multiverse. At sa totoo lang, may mga problems ang theories ng cosmology, quantum physics at mga philosophy ng science na masusolusyonan lamang kung nag-i-exist ang multiverse. Kasabay ng idea na ang multiverse ay nabuo dahil sa walang hanggan ng pag-extend ng space-time, ang ibang universe ay maaari ding nabuo dahil sa theory na kung tawagin ay eternal inflation. Nabanggit na natin na ang universe ay biglaang nag-expand pagkatapos ng Big Bang at nag-inflate sa tila isang balloon. Sa theory, sinasabing ang ilang pockets ng space ay huminto sa pag-inflate at ang iba naman ay tuloy-tuloy na siyang nagresulta sa pagkabuo ng maraming isolated bubble universes. Ibig sabihin, ang ating universe ay maaaring isang hiwalay na bubble lamang sa isang malaking space kung saan may ibang bubble din ang nag-i-exist kagaya natin. Kaya posible ba ang multiverse o parallel universe? May isang scientific experiment at ang outcome daw ay ebidensya ng parallel universes. 2016, isang group ng NASA scientist ang nagwo-work sa ANITA o Antarctic Impulsive Transient Antenna, isang high-altitude helium balloon na may array ng mga radio antennas. Dinisenyo ang instrumento para makadetect ng ultra-high-energy cosmic ray neutrinos. Ito'y mga high-energy particles na ilang milyong ulit ang lakas kumpara sa kahit anong kaya nating i-create dito sa Earth. At ito lang ang neutrinos na umaabot sa Earth nang hindi humihina o nababawasan. Ang mga low-energy subatomic neutrinos na halos walang mass ay maaaring makapass through sa Earth. Pero ang mga high-energy particles ay nai-stop ng solid matter ng ating planeta, kaya't ang mga high-energy particles ay nadedetect mula sa space. Pero nagulat ang team ng NASA nang madetect ng ANITA ang mas mabigat pang particle na kung tawagin ay tau neutrinos. At nang gagaling ito mula sa Earth, palabas sa space. Kung totoo nag-i-exist ang particles, ay ibig sabihin ay nagtatravel ito pabalik sa oras at maaaring ebidensya ng parallel universe. Pero ibig sabihin din ito ay ang parallel universe ay tumatakbo pabalik ng oras. Kaya kung may nabubuhay sa posibleng parallel universe, ay nakikita nila tayo bilang tayo ang naglalakbay pabalik ng oras. Wala pang nakakasiguro kung ano talaga ang pangyayaring ito. Sinabi ng lead researcher ng ANITA na naka-encounter sila ng maliliit na anomalies sa kanilang data. Susubukan daw nilang sagutin ang mga tanong gamit ang standard model ng physics at kung wala silang makitang sagot, ay doon pa lang nila ikukonsidera ang iba pang kakaibang ideas. May iba pang ebidensya nakita sa space na maaaring magturo sa existence ng multiverse. Gumawa ng isang mapa ang Planck satellite ng European Space Agency. Mapa ng CMB o Cosmic Microwave Background, ang microwave radiation na siya nag-fill up sa known universe. Ang relic radiation na ito ay perpektong record ng universe mula nang unang nag-inflate ito at nag-expand. Sa unang tingin ay tila uniform ang temperature ng CMB. Pero sa microkelvin scale, makikita ang variation ng temperature at makikita ito sa pamamagitan ng hot at cold patches. Dahil ito sa maliliit na quantum density fluctuation na nag-occur noong nagsisimula pa lamang ang universe. Pero may isang nakakaintrigang misteryo sa isang malaki at hindi pangkaraniwang cold patch sa CMB. 1.8 billion light years across ang laki nito. Mas malamig ang cold spot na ito kumpara sa average temperature ng CMB. At ang kakaibang cold spot na ito ay makikita sa Southern Celestial Hemisphere. Naniniwalaan dati ng mga researchers na ang mga space na ito ay mas malamig dahil sa mas kaunti ang matter sa mga lugar na ito. Pero sa mga bagong pag-aaral, sinasabi ng mga astronomers na hindi dapat nag-i-exist ang mga cold super void spaces na ito. Sa hiwalay na pag-aaral at simulation, sinasabing 2% lamang ang probability na mag-form randomly ang mga ganito kalaking cold spot. Pero kung hindi ito randomly nabuo, ay kailangan ng iba pang mas exotic na explanation. At isa sa mga ito ay ang cold spot ay nabuo dahil sa isang collision ng ating universe sa isa pang bubble universe. Hindi sikretong maraming hindi sumasang-ayon sa existence ng multiverse. May isang quote na nagsasabing, "There's no reality without observation," na siyang magpapabagsak agad sa mga theories tungkol sa parallel universe
at multiverse. Sa totoo lang, ang mga arguments kontra sa mga theories na ito ay valid. Napakaraming potensyal na weaknesses sa mga parallel universe at multiverse arguments nang higit pa sa kaya kong i-cover sa videong ito. At ang pag-aaral sa lahat ng detalye tungkol dito ay kinakailangan ng maraming kaalaman tungkol sa physics, matinding research at maraming oras na wala ako o hindi ko alam gawin. Hindi ko alam kung nag-i-exist ang multiverse. Hindi ka naman siguro na surpresa sa sagot na iyan. Pero kung ang modern physics ang ating paniniwalaan, ang ating sariling universe ay hindi dapat nag-i-exist. At kung ganoon nga ay ganito din dapat ang masasabi natin sa multiverse. Sa kabila nito, ang ating universe ay nandirito, kaya't ang multiverse ay posible rin. Huwag kalimutan mag-like at... Ito mga scientist, no? Kapag meron silang hindi kayang sagutin, nakatanungan, dahil syempre limitado lang talaga ang kaalaman ng tao, hindi niya kayang higitan, no? Hindi niya kayang pantayan ng isip na meron ang lumikha, mga tol. Nagkakaroon ngayon siya ng mga teorya, hypothesis at kung ano-anong iniisip niya para makakuha ng sagot. Like for example, itong multiverse. Imagine nyo mga tol, ang pinapaniwalaan nila sa pagkatapos ng Big Bang, nag-expand daw yung universe. At yung Earth natin, ang bukod tangi o sabihin na natin meron pang ibang planeta, pero dito sa ating solar system, ang bukod tangi na nagkaroon ng tubig, oxygen, lahat ng mga bagay na meron tayo o nagkaroon ng buhay, mga kapatid. Diba? Accidentally at talagang sobrang napakaswerte nitong mundong to. Kung pakikinggan lang natin ang kanilang argumento, napakaswerte ng mundong ito kasi lahat ng mga pangangailangan na dapat para magkaroon ng buhay ang isang planeta ay nakuha nitong planet Earth at hindi ito nakuha ng ibang planeta. Mga dead planet sila, iba puro gas planet, yung iba rock planet. Pero walang buhay mga tol. Sa pagsabog yan ng Big Bang, syempre pagsabog. Ngayon, dito naman sa kabilang banda, syempre meron ding impact doon, sumabog din. At doon din, meron ding isang Earth doon na napakaswerte din. No? At nagkaroon din sila, kumbaga parang kambal, no? Kambal ng universe natin. Kambal ng universe natin, kumbaga parang nakamirror. Kung ano yung nangyari dito sa side natin, ganun din yung nangyari dun sa side na yon at ganito rin yung nangyari sa kabilang side, sa kabilang side, sa kabilang side, kasi multiverse nga eh. At nagkaroon ka rin dun ng version, nagkaroon ng version yung nanay at tatay mo, nagkaanak at ikaw ang pinanganak. Pero ang magkakaiba lang, baka dito nga, sabi, nangungupahan ka doon, eh meron kang mansyon. Magkaiba ang decision sa buhay. So hindi masyadong naging perfect mirror, no? So napakahirap paniwalaan pa yung ganong argumento o ganong pag-aaral kasi hindi pa nga nila natutuklasan kung meron pa bang ibang buhay sa planeta eh, bukod dito sa planeta natin. Ngayon, lumagpas na sila. Meron pang ibang Earth sa ibang universe, mga tol. Sobrang laki nga ng Milky Way galaxy natin, hindi natin kayang lumabas o kahit dito sa solar system natin, hindi natin kayang lumabas, sila nakalabas na ng universe mga tol. Ganong kakatindi ang isip mga tol ng mga scientist. Anong masasabi mo? Ikaw ba naniniwala sa multiverse? O sa, yan nga, sa napakaraming universe? Well, comment mo yan sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Bago tayo magtapos mga kapatid, konting shoutout lang sa ating mga kaibigan na nanood dito sa last video natin yung about sa Hollow Earth. Yan, Ivan Chris Castillion 1346. Madami hindi maipaliwanag sa Earth o mundo. Shoutout din kay Trining Lozano 1432. Good evening Sir Shobaldi. Oy, magandang araw sa iyo. Shoutout din kay Jeffrey Perus 3734. Ang kasabihan ni Jesus nasa kalagitnaan pa tayo na ang naghahari sa mundo ay ang kadiliman. Kaya ganoon may humahalo sa mundo kung bakit may dilim. Shoutout din kay Eduardo Do Carlos, 7657. Ewan ko idol kung totoo nga yan, pero di ako naniniwala dyan. Pero mahirap din naman kasi talagang paniwalaan yung mga bagay na walang, alam mo na. Juan Le Bautista, 9063, malalim na butas ng China, WL Hollow Earth, yan. Shoutout kay Maglaya Ben J 5696, peace out. Yan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood at sana ay lagi kayo nakasubaybay sa atin. Syempre, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe
Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.